So, yung 10 years na pagkakautang namin doon sa bahay namin na yun, nabayaran ko lang in just 1 year lang dito sa First Vita Plus. Great morning! Sir Arnie, sa nakikita po namin sa buhay po niyo ngayon, paano mo ito nakuha? At ano yung dati mong trabaho? Dati po akong empleyado. Hindi po ako graduate ng college. So, kaya nung panahon po na nag-stop ako ng pag-aaral, nag-apply ako ng trabaho. So, marami ako in-applyan, hindi ako natanggap. At doon lamang ako natanggap sa Wendy's. So, dati ako service crew. So, ginagawa ko dati na naglilinis, nagluluto, nagmamap. 7 taon din po ako nagtrabaho din sa Wendy's. Dumating din sa punto na medyo nagsasawa na, banda huli. So, nagbalak ako mag-abroad. Nag-a-apply na ako that time sa Kuwait, sa McDonald's. Kaso nga lang, kaya hindi ako natuloy mag-abroad dahil hindi ko kinaya maglabas ng placement fee na 50,000 that second. Yun. Sir Arnie, sa liit ng kinikita nyo bilang isang service crew, paano ka nagsimula magnegosyo? Oo, tama yan. No? So, maliit lang talaga yung sahod ko sa Wendy's noon. Kumikita lamang ako noon, 6,000 per month. 3,000 kada kinsenas, naranasan ko din dati noon. Wala pa yung sahod ko, nakalaan ng pambayad ng utang. Kakasahod ko lamang, matitira na lamang sa akin 500 pesos. Pagkakasahin ko yun sa susunod na 15 days. So, medyo hapit na hapit talaga yung sahod, no? So, kaya kinakailangan talaga din mangutang. Pero nung nakilala ko yung kumpanya ng First Vita Plus, so, na-interes ako nun. Alam ko merong ilalabas na puhunan, pero hindi naging problema sa akin yun. Dahil ikinumpara ko yung 7699 dun sa 50,000 na ipinalalabas sa akin sa placement fee. So, hamak naman na mas maliit yung sa First Vita Plus kumpara sa pag-a-abroad. So, yung naging paniniwala ko, wala pa First Vita Plus, matagal na tayo naglalabas ng 7699, pero walang bumabalik. Nakakabili ng mga kung ano-anong gamit, ng mga luho, minsan nakakapaghanda sa mga birthday, sa mga binyag, pero wala naman tayong kinikita doon. So, kaya natutunan ko na hindi masamang mangutang o magsangla basta't gagamitin yung pera sa negosyo. At sa First Vita Plus, naniniwala ako na ito yung tamang negosyo na hinahanap natin. Sir Arnie, bakit po kayo nag-Vita Plus? Actually, yung First Vita Plus, first time ko lang talagang makasali sa ganito. Ang totoo niyan, marami na rin sa akin nag-iimbita sa ganitong klase ng negosyo, pero hindi ko sila pinupuntahan. Dahil sabi ko nga, hindi ko linya, ayoko nito. Pero buhat nung naka-attend ako ng First Vita Plus, so naintindihan ko. Lahat ng mga katanungan sa isip ko, so lahat yun nasagot. So, unang dahilan kung bakit ako na-interest sa First Vita Plus dahil sa produkto eh. Dahil tama-tama sa kalusugan namin. Nanay ko merong high blood, tatay ko merong rheuma. So, karamihan ng mga kamag-anak ko nagkakasakit. Even din ako, marami din akong mga nararamdaman na rin. So, kaya nakita ko na maganda yung produkto para sa kalusugan namin. So, ibig sabihin, lahat ng tagumpay na nakuha mo ngayon, ibig sabihin, ito ba'y lahat galing sa First Vita Plus? Oo, tama yun. So, lahat to, within 7 years lang, lahat to sa First Vita Plus. So, bali nung una, binayaran ko muna yung bahay namin sa Las Piñas din. So, dapat 25 years to pay yon. So, yung 15 years, bayad na ng nanay ko dahil teacher siya. Pero yung 10 years, hindi pa. So, medyo nahihirapan na siya sa pagbayad. So, yung 10 years na pagkakautang namin doon sa bahay namin na yon, nabayaran ko lang in just 1 year lang dito sa First Vita Plus. Sumunod nun, bumili ako ng una kong sasakyan, Mitsubishi Lancer, GLX yun. Yun yung una-una kong sasakyan. So, nung nakasakay ako nun, hindi ako makapaniwala sa sarili ko dahil dati lang naman din ako nagko-commute, nag-jeep, nagta-tricycle, nagbabas. Wala akong sasakyan dati talaga. So, iba yung pakiramdam na meron kang bagong sasakyan. Sumunod nun, bumili ako ng pangalawang sasakyan ko, Mitsubishi Strada. Yan. Pangatlo kong sasakyan, bago,
Montero Sport. Meron po ako. No? Sumunod po nun, may mga meron ako na ipunter na property, lupa, sa Laguna, sa Kabuyang. And then ngayon, ito yung pinakabago, itong bahay ko. So, bali po, yung story po nito, sinimulan ko to noong 2011. Aminin ko, medyo inabot ng almost 2 years bago siya matapos. Pero at least after 2 years na natapos ko, wala po akong utang. So, ito pong bahay ko na to. So, inabot siya ng mga 12 million. Pero, bago naman ako kumita ng malaki dito sa First Vita Plus, so, naranasan ko rin kumita muna nung una ng maliit. Gusto ko lang pong iparating na lahat ng bagay nagsisimula talaga sa maliit bago lumalaki. Yung iba kasi gusto nila magic, gusto nila agad pagkasali nila, gusto nila kumita agad ng malaki. So, kailangan mo lang maghintay. So, nagsimula ako noon, una kong naging check-in noon, 500. O, diba sa atin, ang kinikita natin, Lingguhan eh. Every Friday, check-in natin eh. Unlike dati nung sa trabaho ko sa Wendy's noon, nasanay ako, yung kinikita namin, 15.30. So, quincenas yun. So, ngayon, sa First Vita Plus, kagandahan, weekly tayo. So, una kong check-in, 500. Masaya-masaya na ako noon. Sumunod noon, kalaunan, medyo lumaki ng konti, 1.5 isang linggo, 2,000 isang linggo, pwede na po ba yun? Pwede na, di ba? So, hanggang sa nangyari po, after 6 months na ginawa ko First Vita Plus, doon ako kumikita ng 5,000 isang linggo. So, dahil sa 5,000 isang linggo na yon, yun yung nag-trigger sa akin para sabi ko, ba, 20,000 na ako isang buwan dito sa First Vita Plus. Samantalang sa Wendy's, kumikita lamang ako ng 6,000 per month. So, nag-decide ako na mag-full-time na. So, umalis na ako sa trabaho ko. So, hinataw ko na ang First Vita Plus. So, kung ano yung sipag ko sa trabaho ko, ganun lang din yung sipag na in-apply ko dito sa Vita Plus. Kung napakahaba ng pasensya ko sa trabaho ko, yun lang din yung in-apply ko din dito sa First Vita Plus. Alam mo yung nangyari? Yung resulta, after 2 years, doon ko na naranasan kumita ng 50,000 isang linggo yun. So, ibig sabihin, nagto 200,000 ako per month. 2 years pa lamang ako noon. Okay? Pero ngayon po, 7 years na po ako sa First Vita Plus. After 7 years ko ngayon, ang kinikita ko po ngayon, average ko, so nagwa 100,000 to 150,000 isang linggo ako ngayon. Ang isang buwan ko po, kumikita ako ng mahigit kalahating milyon. So, lahat-lahat ang kinita ko, within 7 years na lang siguro, almost 40 million na lahat-lahat ang kinita ko sa First Vita Plus. Sir Arnie, sa mga kasama po ninyo sa First Vita Plus, ano po yung mensahe niyo po para sa kanila? Na para din po na katulad po ninyo na narating yung tagumpay, syempre, kaya sila nandito sa Vita Plus, gusto rin nila maabot yung tagumpay na naabot po. Okay, tama no? Kapatid, kung ikaw ay kasama na namin dito sa First Vita Plus, tuloy-tuloy lang, maniwala ka, kung ano yung narating namin, mararating mo rin yan. Yun nga lang, siyempre, kailangan pagdaanan mo din, yung katulad din ng dinaanan din namin nung una din. Walang bagay na madali, lahat din naman pinaghihirapan. Nga lang, siyempre, mamimili ka, ano yung gusto mo. Sa First Vita Plus kasi, mas nanaisin ko pa na magpakahirap ng 2 taon, pero after ng 2 taon na yon, may resulta yon, kaysa sa magpakahirap ako sa labas habang buhay empleyado, na hindi ako nakakasiguro kung may resulta o wala. So ngayon, yung goal ko para sa mga dealers ko, gusto ko kung ano yung nakukuha ko, kung ano yung nararanasan ko, yun din yung mararanasan din ninyo. Yun ang goal ko. So, kung ano yung success nyo, success ko na rin. So, kung kayo ay magiging failure, failure din ako. So, gusto ko sana magtulungan tayo para maabot natin yung mga pangarap natin. Sir Arnie, dun sa mga hindi pa kasama sa First Vita Plus, syempre, kahit anong ganda po na nakita po sa inyo, yung tagumpay na nakita po dahil sa First Vita Plus, okay, so, di ba maraming mga tao ngayon nagdududa po tungkol po sa mga networking na sabi nila, scam po yung mga itong pagkakataon. Okay, so ano po yung gusto niyo po iparating sa kanila para maayos po ang kanilang kaisipan para gawin din po nila yung negosyo na ginagawa nila? Kapatid, kung ikaw ay hindi pa kasama sa amin sa negosyo, sa First Vita Plus, sana mag-isip-isip ka. Sa panahon ngayon, survival na eh.
No? Maaaring may trabaho ka, maaaring may sahod ka, pero maaaring hindi sapat yan para sa mga pangarap mo. Survival lamang, sweldo bayad utang, paikot-ikot ka lamang dyan. Pero kung gugustuhin mo talaga yung pangarap mo, malabo talaga. So sana ibaba natin yung pride natin, alang-alang sa pamilya natin, alang-alang sa mga pangarap natin ng mga pamilya natin. Tandaan mo, ako dati rin ako empleyado. No? Buhat nung narinig ko yung salita na wala daw empleyado na yumaman sa pagiging empleyado lamang. So nasaktan ako noon. Bakit? Kasi ako yun eh. So hindi ko alam na para pala ako nagtatrabaho para sa wala. So ibig sabihin, ang pag-asenso ng isang tao sa pamamagitan ng pagninegosyo. Kaso nga lang, ano ba yung kailangan sa pagninegosyo? Di ba ang kailangan sa pagninegosyo? Una, kaalaman. Di ba? So dapat may alam ka sa pagninegosyo. Pangalawa, kailangan mo ng kapital. Kaso minsan hindi nagsasabay yun. Bakit? Merong iba may kaalaman sa pagninegosyo, pero wala naman silang kapital. At meron namang iba may kapital, pero wala naman silang kaalaman. Di ba? So ibig sabihin, hindi nagsasabay. Pero kung ikaw gusto mong kumita ng malaki sa negosyo, kailangan maghanda ka ng malaking kapital. Kaso yun ang problema ng karamihan. So wala silang malaking kapital. So ako po, kung maidi-describe ko ang First Vita Plus, ito na po yung negosyo na hinahanap natin. Bakit? Dahil ito po yung negosyo na okay lang kahit wala ka masyadong kaalaman sa pagdinegosyo. Okay lamang din po kahit malit lang yung kapital mo. Pero ito, kapag tinarabaho natin, kakayanin po niya kumita ng malaki. Okay? So sa labas po, hindi na po importante kung anong profession mo. No, ang pinakamahalaga kung ano na po yung naging resulta mo ngayon. Okay? Maraming salamat din. Great morning!